Isang masayang araw po. Maluwag na maluwag na ang ating galaan, ang ating mga palakihan. Puro babae na po ito. Nagkamali pala ng bilang. 19 po ang mga babaeng na iwan. At 6 lang po yung mga medyo maliit pa natin na lalaki na tumawid po dito sa kabila. Kaya po, itong kabila nating palakihan, yan po, biglang may malalaki. Oo, ni ika-ika yung isang yon. Napwersa po siguro sa panghuhuli yan. Kaya po, lagi ko silang sinasabihan, kaya lang po, hindi laging nakikinig, na pag manghuhuli po kayo, huwag niyo pong hihilahin ng biglaan yung paa ng baboy at manok, ganun din po. Na bibisaklat din po yan kahit na matibay ang mga native. Pag hawak po, hawak lang ng mahigpit sa paa, pero huwag niyo pong biglang hihilahin. Makaka-recover naman po yan, kaya lang, siyempre ilang araw din pong iindain yon, makaka-apekto rin po sa pagkain nila pag may iniinda silang karamdaman. So ang next move naman po natin yan, yung ating breeding pen, ang ating babawasan na nung malalaking biik para po isama dito sa ating mga pinalalaki rito sa kabila. Yun po, kita nyo talagang naika siya, yung kanyang left na rear leg ang may tama. So itong mga ito po, palalaki-lakihin natin. Pipilian natin, 19 po sila, yung pong mga pwede natin gawing inahin ay palalakihin po natin para maging dumalaga at yun naman pong maliliit ay, at hindi maganda ang forma ay isasama natin sa ating mga litsunin. So yan po. Kunan ko rin yung mga nakasakay na sa pickup na i-deliver natin kay ka-farmer at tutuloy na po tayo sa pag-deliver. Ang kasunod po nun ay kukuha naman ako ng pinagtabasan ng 1-ton wrapper sa Nueva Ecija. Total po, nasa Arayat na ako, kaunting kembot na lang ay nasa Nueva Ecija na para tipid po ng kaunti sa diesel. Galing po kay ka-farmer, tutuloy na tayo ng Nueva Ecija bago bumalik ng farm. So yan po, maluwag na ang ating galaan. Itong kabila po ang medyo nadagdagan. 6 pong malalaki yung napasama sa kanila. At bukas na po, huhulihin naman yung mga nasa kabila. 12 pa po yun. So 22 plus 6, 28 plus 12. So, aabutin po ng 40 yung ating mga alaga na magiging laman po nitong ating second na growing area. 22 po yung nauna, nadagdagan ng 6 kanina. So, 28 po yon at saka 12 po yung huhulihin bukas dun sa kabila. Kaya po, magiging 40 ang laman ng ating area ito. Maluwag na maluwag pa po yun para sa kanila. So yan po, samahan nyo ko, deliver tayo kay ka-farmer. So ito po yung ating mga pag-deliver. Naliliguan po muna bago ko ibiyahe para presko po sila. Pag nasa pool po ng hangin, mas lalamig ang kanilang katawan. 40 plus po yung pinakamalaki. At wala pong bababa sa 32 kilos yata yung pinakamaliit na dala natin. So yan po ang mga i-deliver natin kay ka-farmer. Paliliguan lang natin ng mabuti. At pagkatapos po, itatakbo ko na.
Pasa na sila. Biyahin na po tayo. Andito na po tayo sa litsunan ni Ka-Farmer. Paakyat na po tayo. Almost 10 o'clock na po. So, 50 minutes po ang biyahe natin galing sa farm papunta po rito. So, mag-i-diskarelegan po tayo ng ating dalang baboy at tutuloy na po tayo ng Kabyaw na Beisiha para pumikap naman ng trainings. Wala po si Ka-Farmer, kaya malamang po sila Rambo at Nick lang ang magbababa ng ating dalang baboy. Po, diskarga na tayo. Bago po ang ating mga tigababa ngayon. Si Puroy at si Kongkong. Wala po laman ang mga kulungan. Ala na kong babe o linipat yung... So, nilinis po ng maigi ang mga kulungan, kaya po bakante. Doon sa ibaba, ilinagay po muna yung mga baboy. Magro-rotation po siguro sila ng paglalagay ng baboy sa mga kulungan para po... makapag-prevention din ng sakit. Ubusin po, lilinisin ang kulungan bago lalagyan uli. Kaya ayun po yung mga baboy nasa dulong kulungan. Ayan po, naibaba na ang mga baboy. Tutuloy naman tayo ng Kabyaw para po kunin ang ating Siomay Wrapper trimmings. Ayan po si Kongkong, balikbayan na. Sige. Puray, una na ako. Sige, thank you po. Kabyaw na po tayo. Ito po yung floating market ng Kabyaw. Landmark po yan na pagdating dito sa may floating market, mga 2 kilometers na lang po tayo at aabutan na natin ating kuhanan ng siomay. Barangay Santa Rita po. 12:15 na po ng tanghali. Pabalik na tayo ng farm galing sa Kabyaw, Nueva Ecija at nakapagsakay na po tayo ng training ng ating 1-ton wrappers. Ngayon po, may bagong protocol. Bago po bumalik sa farm, galing po kay Ka-Farmer, dadaan muna tayo ng car wash. Papa-underwash po natin ang ilalim ng pickup para kung ano po man ang dumi na nakuha natin sa pagbiyahe ay mabawasan po. Tapos po nun, tuloy yung dati natin ginagawa sa farm na dadaan po sa wheel dip at pagkatapos po ay isprayan ang ilalim pa rin ng sasakyan. So, dinadagdag ko lang po itong ating addition na protocol na ipakarwash muna ang ilalim po ng sasakyan. Hindi naman po sasabunin na, i-sprayan lang po ng tubig para nga po yung mga nadikit na dumi ay malaglag na at malayo po sa farm. Kaysa po sa labas ko ng gate, i-sprayan lang ng tubig ang ilalim ng sasakyan, doon po malalaglag at duming dala natin. So ito po ang circumferential road or paning road na tinatawag nila dito sa Angeles. Dito, malapit na po tayo sa farm kaya dadaan po muna tayo sa Jobs Car Wash. Andito lang po yun sa gawing kaliwa. Pasok tayo at palilinis po muna natin ang ilalim nga ng sasakyan. Yan po ang kanilang signboard sa kaliwa lang ng circumferential road kung papunta kayo ng Clark. So ito po ang Jocks Car Wash.
dito. Pa-i-sprayan lang po natin yung ilalim. Naka-lunch break nga lang po yata sila at 12 quarter na tayo dumating. Kaya antay-antay lang po tayo. So yan po yung nakuha nating pinagtabasan ng 1 ton wrapper. Puno po ang likod ng Mazda. Pati po ang mga kolong-kolong ay nilagyan ko para po sulit ang biyahe. So yan po ang procedure. I-sprayan lang nila ang ilalim. Hindi na po sasabunin. Malaglag lang po ang gumi para po mas makaiwas tayo na magpasok na sakit sa bar. Ganyan lang po, kabilaan, spray nila. Tapos tuloy na po tayo sa farm, daan sa wheel dip, at i-sprayan po ng chemical ang ating kapaloto rin at ang sidewall ng mga gumo. So, ginagawa po natin ito para magkaroon tayo ng added protection. Itong hulihan, tapos oh, yung kabilang side na ang gagawin. At yun ya, wala na pong sabunan yan. Basta mas spray lang para malaglag ang dumi. Pagkatapos po ng side na to, ayos na tayo. Tapos na po ang kanilang pag-i-spray. Didiretso na po tayo sa farm. Papasok na po tayo sa farm. So, yung usual pong practice natin dito, dadaan tayo sa wheel dip. Tapos po, ipaparada ko na dun sa may bodega itong sasakyan. At doon na po nila i-sprayan ang ilalim ng ating sasakyan. So, daan po sa wheel dip. Hindi ko na po i-dip yung aking suot na tsinelas. May tsinelas naman po ako sa loob. Yun na lang ipasusuyo kong pakuha kay Carlito para makababa ako. Patayin ko muna, i-atras ko lang dito sa tabi ng bodega ang sasakyan. So ayan po, nakakapasok na tayo. Diskarga po muna ang sasakyan para matuyo-tuyo rin po yung in-spray na tubig sa labas bago po natin isprayan ng gamot naman. Ito pong dalawang kolong-kolong natin, hindi tatama sa lupa dito sa farm yan. Ilalabas po muna uli natin doon. Huhugasan natin at saka po ididip dun sa gamot din ng wheel well. May power sprayer po tayong nakaabang dito sa unahan. Hindi lang muna ilinarga ang hose para po hindi nakabilad. So galing po sa power sprayer na yan,
dito po sa unahan, lilinisan natin yung mga kolong-kolong. Idi-dip po sila dito sa chemical ng ating wheel dip. Pagkatapos po, pagpasok, yun na ipakita ko na dati, binabaligtad po namin at ini-sprayan pa yung ilalim. So yan po ang ating bagong additional protocol para po sa ating biosecurity dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong laging pagsama. Please share, like, and subscribe.